hi guys, we are currently here in Taytay and we are actually looking for a door in a cheaper price. And may nakapagsabi kasi na mura daw dito sa Taytay. I don't know the exact address actually, basta we are here in Taytay. So, ayun, naka 6 stores yata kami, and of all the stores na na-visit namin, itong Teresa's Woodworks yung may pinakamura na na-i-offer sa amin. Doon kasi yung mga may minimal design na sa kanila, like yung mga guhit-guhit. Wala kasi talagang super elegant like sa mga main door na may mga flowers and so on. Hindi ganon. As in lines lang. Minimalistic lang ba? Ganon. May minimal design lang. Nag-range na siya agad from 4,500 to 5,400 pesos. And I think it's really expensive for me para sa isang ganong kasimpleng pinto. So here in Teresa's Woodworks, nakakita kami and it cost 3,200 pero natawaran pa namin siya ng 3,000 pesos. Kasama na yung hamba niya and 70 centimeter yung pinaka measurement niya. So, dun sa 70 centimeter na yung hindi pa kasama yung hamba, siguro mag-range siya ng 75 to 78 centimeter kasama na yung hamba. So, ayun, medyo, ito na yung pinaka cheap na na-visit namin. So, ito na yung kinuha namin. 3,000 pesos lang siya. And aside from that, kasi diba may, syempre may butas yung pinto dahil lalagyan yun ng doorknob. So, pag nagpapabutas ka doon sa 5 store na napuntahan namin, as in consistent 100 pesos, dito 50 pesos lang. And so far, sa na-observe ko naman, okay naman yung paggawa niya ng pito, yung mga displays nila. And nakikita ko talaga yung the way na ginagawa nila kasi dito na rin sa shop nila na to ginagawa yung mga doors nila. So, yun lang. If you're interested and if you are looking for a door na nagpapakauha kayo ng bedrooms, ng bahay, so, eto, itry nyo to. Teresa's Woodworks, located here in Taytay. I don't know the exact address, pero along the way lang naman siya may kita nyo. So, ayun lang guys. Guys, inaakit na yung door. And sayang, hindi ko na pakita yun. Pero pag nandun kami sa bahay, papakita ko. So, yeah. So, guys, ayan naman yung hamba. Ilalagay na sa taas. OMG, sana hindi siya malaglag. Piling ko okay yan. Kasi ang labo ni Kuya Lakay, ano yung sinasabi na 25 daw? Ganito na kayo lang. Piling ko mas okay yan. Kesa kahapon yung 6 inches nung nakita namin yung kahapon. Sana napakalaki. 10, ano naman yung 10? Ito, 8? Mali. Iba na lang ibalik. Mas maliit. Or mas, either mas maliit lang naman or mas malaki. Hey guys! We are currently here somewhere in Palentong at nandito kami sa Chago and wanting general merchandise. Bibili kami ng door for the CR. So, ayan. Pero hindi pa kami dito bumili. Nabili lang namin yung excess fan and mga small details for the door. So, that's it. So, hi guys! Today is March 28 and it's Sunday. So, another bad news because Metro Manila and some other places are again under the enhanced community quarantine. So, that's let us all pray for the best. Sana matapos na talaga itong COVID na to. So, for today's video is just a quick update dito sa 4th floor. So, hindi tayo mag-umpisa sa 3rd floor because yun pa rin naman yung makikita nyo na nakita nyo na doon sa past vlog ko, which is sa part 4 and sa part 5. So, it's just a quick update and as you can see on the background, hindi pa talaga siya totally tapos, pero marami na rin naman kahit paano changes. And we are far, far, far away from the target construction spot or target date. Kasi nag-start tayo February 15 and supposedly, ang itatagal lang sana ng construction is 1 month lang. But as you can see naman, hindi pa siya tapos and ano na tayo ngayon, 1 month and 2 weeks na tayo. So, definitely, next week may magaganda pa rin construction. Pero, so far, marami naman nagbago dito sa 4th floor. It's just as marami talaga mga unexpected happenings na and, syempre, hindi naman ito katulad ng building na may plans, na may plano. Parang habang kinakonstruct lang siya, dun lang nagkakaroon ng mga plans. So, yun. Meron tayong mga hindi na predict na mga happenings and may mga sabi ko
ko is marami talaga lapses itong bahay na to na nakikita lang namin along the construction. So, habang nag-construction namin nakita yung mga lapses ng bahay na to. So, it's just a quick update. Papakita ko lang sa inyo yung mga developments dito sa fourth floor. So, let's start. So guys, ayan yung hagdan natin. So wala namang nagbago. Yun pa rin naman yung current situation ng hagdan natin. And wala pa rin hagdan papuntang fifth floor. Hindi ko talaga muna siya pinalagyan para hindi muna siya makastore po dun sa mga gumagawa ng electricity at saka ng water. So ayan, yung makikita nyo may mga orange na PVC dyan kasi ginagawa pa ng paraan kung saan yung way ng water para sa kitchen, sa CR, sa rooftop, and so on. Tapos, ayan, meron tayong improvised na hagdan dito papuntang fifth floor. Meron na rin mga nagbago sa fifth floor. Ongoing na rin yung roof. So, papakita ko na yun kapag kaya ko nang umakyat. Pero nakakyat na ako dyan, pero talaga nakakatakot kasi, ayun nga, wala pang hagdan. Pag may hagdan, looking forward na makaakyat tayo dyan. At may pakita ko rin sa inyo. So, ayan pa rin, meron pa rin tayo dyan na opening for the window, ready na for installation ng sliding window pero hindi pa napapalagyan. And I think hindi pa mapapalagyan because again, we are far, far away from the target date. So, it just means that we are far, far away from the budget. So, malaki-laki na. Parang ito yung budget. Sumobro na tayo. Ano yun? Talagang unexpected. So, kukuntinyo din tayo niya. Pupunta rin tayo siya. Malalagyan din ang window niya. Pero baka lagyan ko na lang muna ng greetings yan. So, yan guys. Nakikita niyo may switch na tayo. Kasi may pina tayong light para sa hagdan. So, ayan. Meron na rin tayo dito preparation for the sink. Wala pa siyang tile. Pero lalagyan na rin siya ng tile. Tapos ikakabit na rin yung pinaka-sink niya. So, maliit na sink lang yung gusto ko dahil hindi naman talaga kami dito palagi kakain or whatsoever. So, mga minsan lang na hindi naman kailangan talaga ng sobrang laking sink. So, ayan. May kinis na rin yung mga ibang part, pero may mga part pa rin na kailangan palitadahan. And here, yan, makikita nyo na yan yung pinaka walls ng CR ko. Tapos, ayan. Tapos dito, ayan, meron na siyang door. Ayan, kaya lang hindi ko siya mabubuksa, mapapakita sa inyo. Pero, ayan, meron na tayong door. Pipinturahan natin yan ng white. But for the meantime, ganyan muna siya. So, yun yung current situation na fourth floor. And guys, ayan, meron na rin CR. So, meron na rin yan. Meron na rin tayong mga switches dito para sa light number 1, light number 2, and light number 3 dito naman sa CR. Yung switch is, kapag binuksan natin siya, gagana rin yung exhaust fan. So, ayan. So, sa CR, wala naman as in talagang super nagbago. Pero, ayan, makinis na siya. Tatayusan ng buong CR. Kaya, hindi na yung pinakinisan. Tulad ng parang ganito. So, ayan yung current situation ng CR natin. Dito, ilalagay yung pinaka-bowl. Tapos, dito yung shower and yung faucet. Siyempre, meron tayo siyang bande. Dahil tayo, Pilipino, sanay na sanay tayo na meron siyang bande. Tapos, sa tabi nung bowl, meron tayong bidet dito. Ito yan. Dito. So, ayan. So, let's now proceed here on the main area of our fourth floor. So, may mga switch na makikita nyo. 1, 2, 3, and 4. Basically, ito hindi natin masyadong magagamit dahil I'm thinking na pag ganun yung kama. Ito lang magagamit natin. So, ito for television, ito for computers. So, ito sa side ng kama. So, ayan na. So, ayan, nakita nyo na rin to. Opening for the window and opening for the aircon. So, ayun lang naman usually yung mga changes ng fourth floor natin. Sabi ko sa inyo, quick update lang talaga. Tapos yan guys, makikita nyo parang may pa-letter V dyan eh. Ayan, kung makikita nyo, ayan, pa-letter V. Dyan dinaan kasi yung electricity para sa mga plugs natin. So, ayan yung, ano ko, hindi na ako nagpalagay ng flash dahil kita nyo naman sobrang liit lang nung CR natin. And syempre, malaki yung pinaka-case sa likod nung merong flash. Kaya hindi ko na rin siya pinush. Though gusto na ng husband ko na meron sanong flush. Pero hindi na kasha. Huwag na natin ipilit. Masyadong maliit kay CR. So, just
a good size for Yana, for my husband, and for me. So, ayun lang, guys. So, basically, that's the end of our part 7, I think. Sana talaga matapos na itong bahay na to. So, tomorrow or by Tuesday, lalagyan na to. I-install na to ng tiles. And magpapalagay na rin tayo ng window and ilalagay na rin yung aircons para kahit paano pwede na siyang magamit tulad dun sa third floor na kahit hindi pa super tapos is nagagamit na namin na yung higaan na. And by Thursday, dadating na rin yung bed na pinagawa ko. So, yun. Ipapakita ko rin yun sa inyo. So, that's it, guys. I hope really, really enjoyed watching this video. And if you do, don't forget to like, share, and subscribe. And I will see you on my next video. Bye!